gabi sa ating lahat mga kasari. Gabi na pa. Hapon pa pala. So time check is 5:17 ng hapon mga kasari. So kumusta kayong lahat? Kumusta yung mga sari-sari store? Kumusta yung mga bintahan? Matumal ba o mabinta? So hindi talaga may iwasan yan mga kasari, no? Pero tuloy lang tayo, laban lang tayo sa bawat hamon, sa bawat araw. Ayan, so kailangan pa din natin ay magsipag lang at huwag mawala ng pag-asa. So for today's video mga kasari, ibabahagi ko sa inyo yung aming iba pang pinagkakitaan, yung iba pa namin pinagbibinta or other source of income. So ito na nga yung ating street foods mga kasari, yung ating paninda sa labas. So kaya ko pinabahagi sa inyo mga kasari, at medyo matagal na din akong hindi nakapag-update sa ating street food sa labas mga kasari. So ngayon ay nakapamili at ko at hindi ganong busy. So everyday naman tayo talaga namimili ng mga ganitong paninda. So namimili lang tayo araw-araw sa kasya lang ng ating budget araw-araw, sa hanggang good for one day or good for two days, depende mga kasari, no? So kaya ngayon ay medyo hindi tayo na busy. So ibabahagi ko sa inyo mga kasari. Pero bago ko ipagpatuloy mga kasari, ay meron muna akong i-share sa inyo na dapat maging wise din kayo, dapat maging alert to pagdating sa mga binabayad ng ating mga customer mga kasari, at baka matulad din kayo sa amin dito mga kasari. So ayan, ibabahagi ko sa inyo para maging aware din kayo mga kasari. So keep on watching at kukunin ko lang yung gusto kong ibahagi sa inyo mga kasari. So ito yun mga kasari, ang nais kong ibig sabihin mga kasari, at ibabahagi ko sa inyo para maging aware din kayo mga kasari, no? So kasi ito ay talagang lugi na tayo dito mga kasari. So ito ay napansin lang namin noong nagbabayad na, ay binibilang na yung pera sa lagayan namin mga kasari. Ayan, so may lagayan kasi kami na bali, na baldi, pagka nabuo na ng 1,000 saka namin ililipat mga kasari. So ito ay nandun pa sa baldi, so nagsama-sama pa lahat ng mga bills doon. At noong binibilang na ng aking asawa, at ito na nga yung kanyang napansin. So alam ko na alam niya yung pera niya na ganito, kasi binigay ito, nakatupi ito mga kasari, nakatupi siya ng ganyan. Ayan, nakatupi siya ng ganyan. So siguro yung nakatanggap dito or yung pinagbabayadan dito, yung pamangkin ng aking asawa. Minsan din kasi hindi nagchichik sa pera yan eh. Talagang dinidiretso lang lagay sa lagayan, sa balde. So ang nangyari, nung binibilang na ng aking asawa, ito na nga, napansin niya kasi nung pagbuklat niya, pag ganyan niya, so putol bala. So naisahan tayo ng ating customer mga kasari, no? So hindi naman lahat, alam ko na alam niya yung pera niya, na ganun yung status sa kanyang pera, kasi alam niya eh, tinupi niya eh, nakaganyan eh. So ang nangyari, so lugod tayo ngayon mga kasari. Kaya binabahagi ko sa inyo para maging aware din kayo, lalong lalo na sa mga customer na nagbabayad ng nakatupi. Ayan, kasi ako naman pag kami nakatanggap or ako, yung aking asawa, so kapag nakatupi talaga, ay talagang binubuklat namin yan. Ayan, kasi maraming beses na ako naka-encounter ng mga ganito, pero hindi siya putol mga kasari, kumbaga napunit lang hanggang dito, or munti ka na talagang maputo lahat. So okay lang kasi nagawa ng paraan yan eh, nilalagyan natin yan ng scotch tape at saka napapalitan pa din yan. So ito yung wala tayong magagawa dito kasi putol nga at lugi tayo. Talagang malaki yung ating nalugi, kasi lalo na pag sinuklian pa natin kung magkano yung binibili niya at sinuklian pa natin siya, di ba? So yun ang masaklap sa ating mga kasari, na biktima tayo. So kaya ako binabahagi sa inyo para maging aware din kayo, lalong lalo na kapag nakatupi yung pera. So kailangan talaga ay ibuklat natin mga kasari para hindi kayo matulad sa amin. So ayan. So yun lang, pero okay lang naman sa akin kasi alam ko na alam niya yung pera niya na ganun, at hindi ko rin matrace mga kasari kung sino yung nagbabayad, kasi sa dami ba namang customer, sa dami ba namang nagbabayad ng 50, so hindi natin matitrace up. So pwede lang kung ako or yung aking asawa yung naka-receive, kasi binubuklat talaga namin. So at saka nung time na yun mga kasari, talagang busy kami kasi may ihaw-ihaw pa, may street food pa, at dito sa loob ng tindahan kapag sabay-sabay yung bumibili, so talagang hindi na nabubuklat, na di na napapansin ng aking pamangkin ng aking asawa. So ayan. Pero okay lang, at least tayo ay nakatulong sa kanya, di ba? Walang problema yan. Ayan. So ayan, na maging aware na lang tayo sa susunod, at mag-ingat sa mga nagbabayad ng nakatupi. Ayan. So yun lang mga kasari, yung aking binabahagi sa inyo, at maraming salamat. At ito na nga yung update natin sa ating street food. So magkano na ba yung ating bintahan? Ganun ba din mga kasari? Ay kumbaga may nagbago lang ng presyo, kasi matagal na kaming nakapag-increase na rin ng mga presyuhan ng ibang mga paninda natin sa labas, at ngayon lang ako nakapag-vlog sa inyo. So ngayon ibabahagi kung may nagbago ba ng mga presyo. Talagang mayroon kasi nga tumataas na mga kasari, no? So lalong-lalo na yung ating tempura. Yan. So ito lang yung aking binabahagi sa inyo, kasi ito lang naman yung aking napamili sa araw na ito, sa hapong ito, at ito lang naman yung kulang sa display natin sa labas mga kasari. So mayroon pa rin tayong yung showman
siomay, meron pa rin tayong uyong, meron pa rin tayong kwek-kwek, meron pa rin tayong fried na fried chicken, meron pa rin tayong fried na bochi at saka chicken feet. So marami pa din tayong display doon sa labas at meron pa rin tayong mga bola-bola, lumpia or kahit ano pang pwede na ibenta ay na meron pa din tayong mga kasari. So nandito ako sa loob ng aming bahay at dito ako nagba-vlog. So parang nakakatamad na lumabas kasi nga maulan din dito mga kasari, no? At ngayon ay magkano na ba yung ating bintahan dito? So dati kung napapanood yung aking mga previous vlog about sa ating street food, so dati ay ang bintahan namin dito is 6 pesos lang, so ngayon ay 7 pesos na mga kasari. So ito yung mga nag increase sa ating paninda sa labas. Ayan, yung ating L3R lungga patis mga kasari, at yung ham naman dito mga kasari, yung L3R pa din lungga patis, so 7 pesos din yan. So dati ay 6 pesos, ngayon ay 7 pesos na. At ito naman mga kasari, dati ay 15 pesos yan, luncheon meat, so ito ay 18 pesos na mga kasari. At meron ako ditong luncheon meat nga mga kasari na original, ang sarap nito talaga mga kasari. So ayan, binibinta natin ito ng 130 pesos, 130 sa mall. Mahal ito mga kasari, diba? Kung napapansin nyo yung ganitong luncheon meat, mahal talaga ito sa mall. So dito sa atin murayta lang yan, so 130, talagang masarap yan. At yung ating fishbowl mga kasari, dati ang bintahan natin is piso lang, so ngayon ay 4 pieces for 5 pesos na. At yung ating tempura, ito yan, yung ating tempura is 5 pesos na mga kasari. Dati 3 dosi lang yan, 3 dosi, so ngayon dati 3-10, ngayon nag-increase ng 3 dosi, 3, 4, 12 pesos, ngayon ay tig 5 pesos na talaga makasari. So hindi na kaya. At yung ating fries ay ganun pa din yung ating serving, pwede pa rin tayo makapag-serve ng 10 pesos. So kaya lang umunti siya. Pwede tayo makapag-serve ng 10 pesos pero mas kumunti siya nung dati, nung hindi pa nag-i-increase yung ating fries. At itong hotdog mga kasari, dati ang bintahan natin is 15, tapos naging 18, at ngayon ay 20 pesos na yan mga kasari, yung ating big shot. At meron tayo diyang yung bilog na ano na hotdog. So ang bintahan namin doon is 314 pesos, ngayon ay 5 pesos na din mga kasari. So yung ating uyong, wala kasi yung nguyong pala mga kasari, no? Kaya yun yung aking asadya talaga. So doon sa aking supplier, kasi nga naubusan na kami ng nguyong at hindi sila nakagawa ng nguyong sa araw na ito kasi nga naglipat sila ng mga paninda nila kasi may bago silang pwesto. So ang nangyari, hindi sila nakagawa ng nguyong at walang stock. So kaya wala akong nguyong na ipapakita sa inyo. Yung ating siomay ay ganun pa din yung presyuhan mga kasari, 8 pesos pa din, fried or steamed, so 8 pesos pa din mga kasari. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat, at ito yung aking napamili sa araw na ito para sa ating street food. At meron ako ditong idadagdag mga kasari, ayan yung ating harina. At meron tayong tawag dito sa amin, bulsita ito mga kasari, number 2, para sa ating pag may bumibili ng uyong, fried na buchi or anong paman dyan, chicken feet. So dito ko na ilalagay mga kasari, kasi parang mas ano kami, parang tawag dito kung sa Bisaya, baka kalas bakas ang tawag, iwan ko sa Tagalog, di ko ma-explain. Basta mabilis yung aming plastic, pag plastic yung aming ginagamit ay talagang mabilis maubos. So ang ngayon gumawa ko ng paraan, so baka ito ay pwede. So titingnan natin mga kasari, no, kung anong maging status. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat at happy sailing. At ako'y nagpapasalamat dahil hanggang ngayon ay nandyan ka pa nanonood sa aking video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel at napapanood ang video ginto, huwag kalimutan i-like, comment, share, mag-iwan ng bakas para para ako rin ay makabalik sa inyo. So huwag kalimutan i-subscribe and click the notification bell para updated sa lahat ng ating mga video na i-upload about more on Sari-Sari Store mga kasari. So yun lang, at happy sailing sa ating lahat. So ako nagpapasalamat din lalong-lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads sa tuwing may lumalabas na ads sa ating mga video. So maraming salamat dahil malaking tulong yan para sa akin mga kasari, no? Para tayo ay makapaglikom ng dollar, at para naman tayo ay makapag withdraw na, para tayo naman din ay makapagbahagi ng ating matatanggap na blessings mga kasari. So malaking tulong pala mga kasari yung hindi ini-skip yung ads, yun pala. Ako'y nahihirapan sa kalisod talaga. So malaking tulong yan para sa amin mga kasari as a content creator. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat, at sana sa mga hindi pa nakapagbinta ng ganito ay pwede nyo nang isabay sa inyong Sari-Sari Store, lalong-lalo na kapag
kunti lang yung nagbibinta ng mga ulam dyan sa inyo. Kasi ito ay pwede pang ulam yan, mga kasari. At pwede pang snacks, o diba, saan ka pa. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon muli. Once again, Genevieve Mix TV. Ang Tindirong Lalo Nagiran, Hanang Mandawi City. Bye-bye! Until my next vlog.